Hello mga partners! Welcome back to my channel. It's me again, Casey. So for today's video, alam ko na may idea na kayo kung ano yung pag-uusapan natin for this day dahil nakita nyo na dyan sa ating thumbnails and sa ating title, no? So yung update natin is about Gemini DeFi. So sad to say nga po, malaki yung nawalan natin na pera dito, no? So kung solid partners ko kayo, nakita nyo na nakapag-upload pa ako kanina ng ating live withdrawal, no? And pumasok naman siya. And sa tingin ko nga po dito sa kanilang platform, kapag nakita nila na nag-withdraw ka daily, bigla na lang silang mababan or nang baban, lalo na kapag malaki-laki yung in-invest mo, no? So ayan, papakita ko sa inyo na naban nga po yung account natin dito. Kapag maglalagin tayo, nagulat ako dito eh. Pagka-login kong ganyan, ayan, eto na yung lumitaw, your account has been banned. After ko pong makapag-upload ng video, siguro mga 3 hours nung pagka-upload ko, ayun nga, pagka-open ko, wala na. And then, nagtanong na rin ako sa mga kapwa YouTuber ko, baka ako lang po yung naka-experience. So, pagkatanong ko po kay Idol Alrak, na kung saan nag-invest siya, mas masakit yun sa kanya, no? $1,000 na sa 50,000 pesos. Ako, 45,000. So, minessage ko sa tinanong ko kung kumusta yung ano niya, yung Gemini DeFi. So ayun, pagka-open niya, nagulat siya, ban na rin yung account niya. And then, ayun nga, si Idol Ilidas din, no? Pagka-open niya, balak niya daw na ipunin sana yung profit niya for 1 week. Ayun nga, wala pang 1 week pagka-open niya. Hindi pa siya nakakapag-withdraw kahit isang beses. Pagka-open niya, is banned na yung account niya. So kaming tatlo, nag-ask sa support. So wala pong response yung support nga po nila. So ang tingin namin dito is talagang kaya nilang i-manipulate yung mga account natin dito, no? Kaya lesson learned na rin po, huwag tayong basta-bastang tumalpak sa ganitong mga platform, lalo na pag malaking halaga. So sabi ko nga, kung merong mababang halaga, mag-try na lang tayo dun sa mababang halaga, no? So yun nga, dahil nga nahikayat tayo, no? So sabi ko nga, huwag niyong gayahin kung ano yung ginagawa namin. Yung mga niris namin dito is yun po yung mga kaya naming mawala. Although masakit pa rin, kahit alam namin na kinalimutan na lang namin pag-invest dyan and inisip kung tutubo or hindi, umasa pa rin kami syempre, natutubo nga po yan, no? So may mga iba pa rin na nakaka-access ng account nila, hindi lang namin alam talaga bakit kami, pero meron pa akong isang YouTuber na nakausap, nakita niya daw ako nag-offload nung nga pong Gemini DeFi, and from Korea naman siya, so nag-chat sa akin kung hindi pa nababan yung account ko. Doon yung time na nag-open ako ng account, kasi nga kinabahan ako, no? So pagka-open ko, naban nga po yung account ko, and then siya rin daw, ganun yung nangyari, naban din yung account niya, and hindi lang daw po yung mga account niya yung naban, naban din yung mga nag-invest na viewers niya. At yun lang yung pinapasalamat ko, no? Kasi kanina, nung pagka-upload ko dito, nakita ko sa team ko ni isa, wala pa pong nag-i-invest. So yun po yung pinapasalamat ko, na may mga nakinig talaga sa payo ko, na hayaan muna akong mag-invest at hayaan mo nang tingnan kung nakapag-withdraw ako. Kaya nung pagkaban nga po, kaagad ko pong pinrivate yung aking video para hindi na rin makita yung live withdrawal, at baka may mga nakapag ano pa dyan, no? Nakapag-register pa nung nakaraan, and then nakita nila na nag-live withdrawal, hindi nila tinapos or hindi nila napanood itong ating update for this day, is bigla po silang magde-deposit. Kaya ang naisip ko is i-private na lang yung ating video para wala na pong mapahamak or mag-invest kagaya ko, no? So ngayon, ng mga partners, ang tanging sasabihin ko lang, ito po is na-experience ko based on my experience, kaya sinishare ko sa inyo. So kung merong mga nakaka-access pa dito, hindi ko po yan sinisiraan. Siguro meron lang silang basihan. I don't know kung ano, pero pagkakita ko dun sa team ko, sobrang dami nang nag-register, walang nag-invest. Siguro inisip nila na fake users, no? Pero kung iisipin mo talagang mabuti, hindi ako makakagawa ng mga fake account dahil kailangan mag-verify ng email. So napakarami namang email ang gagawin ko para makapag-verify ng account, no? Hindi naman ako ganun katanga para gawin yon, no? Ewan ko kung ano yung naisip ng developers, but binan yung mga account namin, no? Hindi lang po ako, hindi lang si Idol Alrak and Idol Ilidas, meron din taga Korea na nag-reach out nga po sa akin, no? So I think lesson learned na nga po ito, kaya make sure every time po na nag-share po ako ng mga ganitong platform, tapusin nyo po yung ating video tutorial para wala kayong ma-miss out na information. And always remember, invest what you can afford to lose and take at your own risk. Kung mag-i-invest, huwag pong bigla ang malaki yung pasok, no? So lesson learned na nga po ito.
malaki yung nawala and nakakapanglumor, nakakapanghinaya, pero wala tayong magagawa, no? So I think that's all for today's video, mga partners. I hope na naging updated kayo and tinapos mo yung ating video. So next time, alam na natin yung gagawin namin. So see you on my next video. Have a nice day. Goodbye!